Hello po! Hi, Anna! Hi! Hello, hello! So, pwede ko pa pag-groom tong aso ko? Ah, yes, of course. Yes, pag-groom. So, this is my dog, Socks. So, he's a Havanese. A Havanese? A Havanese, okay. Opo. Ang Havanese is the national dog of Cuba. Oh. Yeah, so Havana, Cuba. So, they are actually hypoallergenic. They don't really shed. At saka mabait sila. Okay. Papag-groom natin. So, I'll see you later, Socks. Bili rin tayong bagong pantalo. So, Anna, ang tanong ko sa'yo, paano ka napasok sa negosyong ito? Before po kasi, really, dog lovers talaga kami nung boyfriend ko noon, nga husband na. Uh-oh. Tapos, we had a dog before na beagle siya eh. Medyo malaki. So, when I gifted him to the yung si Dumbo po, yung beagle, to my husband, eventually, kasi after a few months, we had to rehome him. Doon kami pumasok sa parang nagkaroon ng love for small dogs na masasama natin in parang small spaces, small houses, condos, yun. Since na ano din, we have this common love for dogs, doon na kami napasok sa dog industry. Magkano ang kuhunan ninyo nung sinimulan nyo ang negosyong ito? Wala. Actually, umutang kami. Umutang kami for this kasi Mini Pet started back in early 2020. Mga noong time na yon. Pandemic. Noong time din na yon actually, walang-wala kami ng husband ko. As in, umabot sa point na parang we had to, yung car namin noon, we had one car na iko-collateral pa namin kasi wala na kaming pambayad dun sa car. So, uutang kami para mabayaran na namin yung car namin. Ganon. Then sabi niya na parang, oh, why don't we go into sa dog? So Mini Pet kasi is actually a franchise from Mini Pet Korea. So nung time na yon, parang sabi niya, what if try lang natin? Let's rehome mga import puppies. So online, we did it through online. Galing. And then kasi they keep on asking if we have a physical store. Oo. Sabi namin, sige. Gawin natin, magagawa natin para mabuksan natin yung physical store. So, ang galing, oh, isipin nyo, young couple, di ba, walang puhunan noon, kinailangan nilang umutang, pero naniwala talaga sila sa negosyo. So, ipakita natin yung store. Sinabing rehoming puppies, what does rehoming mean? We try to find the best possible family na mapupuntahan nila. Mm-mm. But they are for sale. Yes. Oo. Anong puppy ito? Pakita natin. This one po is a Pomeranian. Okay, a Pomeranian. Ilang taon na to? Ilang buwan? Currently, 3.5 months old. At nabibenta na ba yan at 3.5 or dapat 6 months? Well, kami kasi, we rehome them at around 3 months old. As long as they get 2 to 3 vaccines, we can rehome them. Ano naman ito? This one naman is a Pekingese. They're the parang a royalty dog sila in China. Ah, really? Yeah. Are they hypoallergenic? They're not. So, ang puppies, no, regardless of the breed, basta itong edad, ano yung range nila? Just give me a general range ng price. Usually, our price here starts at around 40,000, 45,000. Oh. Part of the price then, in rehoming them, we give a health warranty. Yes. So, there are also packages, then we do parang kumbaga a thorough health parvo testing, upon release, just to make sure that you get a healthy puppy. This one is a Maltese po. I'd like to say, ang Maltese, parang kamukha ito ng aso ko sa bahay. Hmm. The Maltese looks like a Havanese. Ang maganda sa Maltese kasi hypoallergenic ang Maltese. Yes. So they don't shed as much. Kapag ikaw ay may asthma, ubuhin ka, sipunin ka, may rhinitis ka, ang dapat na aso na bibilin mo is a hypoallergenic puppy. Ito naman is a Dachshund. Okay, yes. Ang cute niya.
lumalaki ba yan or tipong punggok siya? Punggok siya, mahaba. Pero mahaba. Oo. And look at that. Ang ganda. Mm. Oh. Ang mga Pinoy, anong hilig bilhin? Well, usually po yung mga kumukuha sa amin, they go for... Ang mabilis sa amin is ano eh, mga poodle, Maltese. Meron ka bang mga rules pagdating sa breeding ng aso? We don't like the culture of puppy mills. So when we say puppy mills, yun yung maraming mga dams, maraming mga mom, na basta mag-heat. Basta lang anak ng anak, buntis ng buntis. Hindi po kami ganun. Pagkapanganak nila, kunyari last year, 2023, nanganak yung corgi ko once. Then nag-heat ulit siya. Hindi na. Next year na ulit. This year na ulit. Parang laging parents. Parang babae lang. Papapahingahin nyo. Alam nyo, ang poodle, isa sa pinakamatalinong aso sa buong mundo. Yes. They're very smart, ang poodle. They're one of the smartest. Oo. Yes. And hypoallergenic ang poodle. So kahit katabi nyo ito matulog, for sure, hindi kayo uubuhin. Walang buhok na mahuhulog-hulog sa kama. So to all animal lovers out there, clearly, merong pera and fulfillment sa ganitong negosyo. Ano ang tips mo para magtagumpay sa ganitong negosyo? So, one hands on. Well, kami ng husband ko kasi, dalawa lang ang rules talaga namin. Our first rule is to be hands on. Always. Parang you have people that you can trust, but at the end of the day, alagaan mo yung negosyo mo. Mm-mm. And two is to know your parang market talaga. Mm-mm. So, yun. Puhunan ay hindi lang salapi. Napakaraming paraan, huwag kang magmadali. Kung di mo susubukan ay hindi mo malalaman. Tandaan na hindi sumusuko. Palagay mo ano ang special sa mini pet? Siguro yung care that we give for the dogs. At the end of the day kasi, we always tell our clients that priority namin talaga is the health of the puppies. Oh, we'd like to, other than finding them good homes, making sure that they're healthy. Yeah. That's why talagang hands-on kami. Oo. At can I tell you, ang bango-bango ha, ang mga puppy dito sa mini pet, ayan o, ang bango-bango. Alang-alat ang pinaliguan. Naka-lavender powder ang amoy, alagang-alaga. Very good. You're so cute.